guys, welcome back to my channel. Ang pakikita ko sa inyo ngayon guys ay kung paano mabisang pahin ng kaisdang karpa at saka tilapia guys ha. Pero ang iano ko sa inyo ngayon ay kung ano ang mabisang pangpain para sa isdang karpa. So yun, ito yung gamit ko guys, ito. Kung di man masyadong makikita dyan, napakaano ng araw, wala tayong ibang pwesto guys eh. Ito yung gamit ko guys. Yan. Ito yung harina at saka feeds ng baboy. Niluto ko siya muna guys bago ko ano, ipain sa isda ano. So yun, subukan natin guys ha. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kabisa itong karpa. How itong ginawa nating pain para sa isdang karpa. Okay? Stay tuned. Ganito lang yung paglagay guys, ayan. Okay? Ayan. Dalawa yung sima ko de, kasi dito. Ayan. Subukan natin guys. May nililigo pa ako. Ayan guys, karpa. Mabisa yung pamain ko, di ba? Para sa karpa. Ayan. Karpa po 'yan, ha. Buhay po 'yan, buhay, buhay na buhay. Ayan. Pinapakita ko lang po diyan, hindi sa malaki ano. Pinapakita ko po dito na mabisa po itong pangpain itong ginawa ko sa karpa, kasi yung karpa guys hindi siya basta-basta makukuha sa bulati lang. So yun, ang spot ko dito ako sa ano, Bohol, sa dam. Subukan nyo dyan kung sino man yung malapit sa may dam na mahilig mang isda, ito gamitin nyo guys, yung harina tsaka feeds ng baboy. Okay, so yun, yan guys, karpa. Yan, maliit lang siya, kaso ang pinag-usapan po natin dito ay yung mabisang pangpain ng isda ng karpa. Okay? Sana bigyan nyo naman ako ng like dyan. Kahit maliit lang to, at least karpa, di ba? Hindi siya basta-bastang mauli or makukuha sa bulati lang itong karpa. Pero pag ito ang gamit mo, itong mga ginawa kong pangpain, napakabisa po. Minsan, dati nakahuli ako ng ano, malaki, kaso hindi ko na-videohan guys kasi hindi ako nagdala ng cellphone, no? Sinubukan ko lang. Ang laki guys, nasa Facebook ko nga eh. Pero sa YouTube di ko na-upload, sayang. So yan, karpa po yan ah, karpa. Malaki-laki na din, pwede na pang ulam na to. Tapos, ang ibig ano ko dito, ayun na nga mga guys, ano, mabisa tong pangpahin, itong ginawa kong pahin. So
So ang ano nyo guys ay para hindi siya madaling malaglag ano sa taga natin or sa hook, ano, lutuin nyo muna, gawin yung suman guys para di siya madaling malaglag. Kasi ano, pag di nyo niluto eh okay naman siya, kaso madali lang siyang malaglag sa fishing hook natin, ano. So ayan, napatunayan ko po sa inyo na itong ginawa kong pangpain ay napakabisa po. Karpa po yan, ha? Karpa. Okay? Salamat sa mga nanonood. Sana bigyan niyo ako ng like dyan. Bye.